Nakakapag kayo po ba ay nasa kalsada at napatingala kayo? Hindi ho ba kayo nagtataka kung paano po kinakabit yung pong iba't ibang mga kable o mga kawad, no, na nakakabit po sa mga poste? Kung paano naging pansit? Ha, paano naging pansit po o spaghetti o whatever na gusto nyong pasta, yung pong mga kable na yan na nakasabit po sa mga poste. Eh gusto daw po ng MMDA at saka ng Metro Manila Council na ayusin na yung pagkakasabit ng mga kable na yan. Eh alamin po natin kung paano po ba nila balak gawin yun mula po sa ating live spotter, si Steve Rest. Steve! Only nagkasundo ang Metro Manila Council at MMDA na magpasa ng resolusyon ang bawat LGU sa Metro Manila ng kani-kanilang ordinansa laban sa anti-dangling wires o yung tinatawag nga na spaghetti wires. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, peligroso ang mga nakikita nilang salat-salabat ng mga kable ng kuryente sa Metro Manila. Karamihan anya sa mga telecommunication wires ay useless at hindi na gumagana kaya pwede nang alisin. Sa bisa ng ordinansa na ipapasa ng bawat LGU, magkakaroon ng koordinasyon ang bawat lokal na pamahalaan, Meralco at Telcos upang i-trace kung alin sa mga wires ang hindi na kailangan. Isa kasi sa iniingatan ng MMC ay ang pagkakaroon ng sunog at aksidente. Sinabi naman ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na dapat nang gumawa ng mga hakbang dahil ilang post na rin sa Metro Manila ang bumagsak dahil sa salat-salabat ng mga wire. Binigyang din ng MMC at MMDA na kailangan na ng agarang aksyon dito para hindi na humantong pa na may masawi dahil lamang sa kable ng kuryente. Team Brad para sa Teleradio Servicio.